Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang ko at kapatid. Isa muling kagalakan ang tayo magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So bago po tayo magpatuloy sa ating gawain, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, sama-sama kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo na aming Panginoon, sapagkat nararanasan ka namin sa bawat sandali ng aming buhay. Dumaan kami sa napakaraming mga pagsubok na halos kami, Panginoon, ay panghinaan na ng loob. Pero salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbigay sa amin ng kalakasan. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng pag-asa na aming pinanghahawakan ang iyong mga salita, at alam namin, Panginoon, na sa mga salita mo lamang kami kumukuha ng lakas. At alam namin, Panginoon, na kailanman hindi mo kami iiwan, at yan ang pangako mo po sa amin. Kahit patuloy ka, O Panginoon, na kumilo sa aming buhay, lalong-lalo na, Panginoon, sa pag-aaral na ito ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming puso't isipan at ipaunawa sa amin ang tunay na mensahe na nais mo pong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong paksa na tatalakayin sa umagang ito ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 19,
talatang 7 hanggang 14. Pero nais ko pong basahin lamang ang isang talata na nagrema po sa akin, yung talatang 7, na ganito po ang sinasabi. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. So ito pong Salmo, Kabanatang 19, ay continuation po ito ng ating devotion kahapon, at ito po ay tumutukoy sa batas ni Yahweh. Ano nga po ba yung batas o kautusan ni Yahweh? Ito po ay ang Biblia na ating pinaniniwalaan. At ayon sa talatang ating binasa, ito'y walang labis at walang kulang. It's perfect. At nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. So dito po sa mga talatang ating binasa, dito po ay itinuturo sa atin, no, ang mga sumusunod. Una, na ang Biblia ay ang salitang nanggaling sa Panginoon. It is a written word of God. At sa atin pong mga mananampalataya, ito ay napakalaking biyaya. Ito ang ating pinaniniwalaan at ating pinanghahawakan na ang kautusan ng Diyos o ang kanyang salita ay walang kamalian. At sapat na para masagot ang marami nating katanungan. Kung ito ay isinulat ng iba't ibang propeta, naniniwala po tayo na ang bawat sumulat nito ay kinasihan ng banal na Espiritu at ito ay hiningahan ng ating Panginoon at tayo'y dito naniwala. Pangalawa, ang Biblia ay patunay o nagpapatotoo ng ginawa ng Diyos. Ang testimonya na nakasulat dito ay mapagkakatiwalaan. Mababasa natin dito kung ano-ano ang kaniyang ginawa in the past. Sa mga kwentong nakasulat, pinatunayan nga ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng kaniyang mga salita ay nangyari ang lahat. Ito ay patutuo na ang Diyos ay dakila at walang bagay na hindi niya magagawa. Pangatlo, ang Biblia ay ang di maarok na karunungan ng ating Panginoong Diyos. Ang salita ng Diyos ay walang kamalian at ito ay nagbibigay ng malalim na kaalaman o katalinuhan sa tao. Sa huling pangungusap ng talatang ating binasa, sinabi ito na ito'y nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Kapag lagi nating binabasa ang salita ng Diyos, lumalawak ang ating pangunawa, lumalalim ang ating kaisipan, at natututunan po nating intindihin ang mga bagay na mahirap unawain. So dito po sa talatang ito, itinuturo po sa atin that the Bible is the written word of God. Ito po ay salita ng Diyos na nakasulat. At ito po ang ating pinaniniwalaan. Hindi po natin nakita personally ang Panginoon, pero naranasan natin ang Panginoon sa ating buhay sa maraming pagkakataon. Hindi niya tayo binigo at kanyang pinatunayan ang kaniyang kabutihan at katapatan. The Bible is the witness of God. At dito po, pinatunayan ng Panginoon, no, yung kaniyang mga kamanghamanghang ginawa na hindi po ito magagawa ninuman. Ang tanging ang Diyos lamang ang makagagawa nito. So ito ay kapahayagan ng kaniyang kapangyarihan. Kaya't sa atin pong application, ugaliin po natin ang magbasa ng Biblia araw-araw. Ito po ang nagtuturo sa atin ng wastong pamumuhay at sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia,
higit nating makikilala ang ating Panginoon. At the more we know God, the more we will love Him. At hindi po tayo mag-aalinlangan na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat-lahat sa buhay po natin dahil kilala natin ang ating Panginoon na siya ay tunay na mapagkakatiwalaan. Pangalawa, alalahanin natin ang kaniyang mga ginawa bilang patotoo ng kaniyang kabutihan at katapatan. Sikapin po natin, imulat natin ang ating mga mata. Hindi po yung nakikita natin yung pangit. Dapat mas marami ang nakikita nating mabuti. Dahil sa simula't simula pa, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos at walang inisip ang ating Panginoon kundi kung ano yung makabubuti sa atin. Kaya nga po dapat makita natin sa buhay natin, ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Minsan po yung isang nangyaring hindi maganda, no? Ito, dito na po tayo nakapokus, hindi natin naalala yung marami pang magagandang bagay ang ginawa ng Diyos. Pero saan tayo nakapokus? Doon sa minsan nating naranasang kahirapan. At kung susundin po natin ang kaniyang kautusan, makakatanggap po tayo ng spiritual blessing or favor from God. At dinidisiplina din po ng Diyos ang kaniyang mga anak. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay banayad. Hindi po ito parusa. Dahil alam natin na sa una't una pa ipinakita ng Diyos at inihayag niya ang kanyang pag-ibig. Maaring ito ay nangyayari, dinidisiplina tayo dahil sa ating sobrang katigasan ng ulo. Pero hindi po gusto ng Diyos na tayo ay manatili. No? Kaya't hindi po niya tayo pwedeng konsintihin sa ganon. Ang gusto ng Diyos ay ituwid ang ating pamumuhay. Makasunod tayo sa Kanya para yung Kanyang libreng kaloob na kaligtasan ay atin pong maranasan. So at ang pangatlo po, let's receive blessing and wisdom from God. Alam po natin, pag tayo na natili sa Panginoon, walang bagay tayong hihilingin na hindi niya ipagkakaloob sa atin. Kung desire po ng puso natin ang maghayag ng salita ng Diyos, hindi po hadlang ang ating kakulangan. Kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa karanasan. Dahil naniniwala ako na pag ginamit tayo ng Panginoon sa kanyang ministry, ipagkakaloob niya ang lahat ng yan para magamit natin ang buhay natin sa paraang nais ng ating Panginoon at matupad yung layunin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So tandaan po natin mga kapatid, ang lahat ng bagay sa sanglibutan ay pwedeng magbago. Pero kailanman ang salita ng Diyos ay mananatili, ito po ay hindi magbabago sapagkat ang Diyos natin ngayon ay Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Na kung papaano niyang pinaranas sa ating mga ninuno ang kaniyang kabutihan, ang kaniyang katapatan, yan din po ay ipararanas niya sa atin sa panahon ngayon kung tayo ay susunod sa kaniyang kautusan. Kaya't kung tayo po ay magnanais, no, na mapalalim pa ang ating pananampalataya, manatili po tayong manindigan sa salita ng ating Panginoon at habang buhay natin itong panghawakan. So tayo po ay manalangin. Pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon, sa umagang ito sapagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon at sa darating pang panahon na hindi nagbabago. Patuloy ka nawa, Panginoon, na maranasan ng bawat isa sa amin sa araw-araw ng aming buhay. No, kung papaano mo, Panginoon, pinaranas sa aming mga ninuno ang iyong kabutihan at katapatan, Panginoon, alam ko na kung kami ay patuloy na mamumuhay ng ayon sa katotohanan, alam ko, O Panginoon, na ito ay ipagkakaloob mo pa rin sa amin. Dakilang Diyos, salamat sa pananampalatayang meron kami. Hindi ka man namin nakita, pero O Panginoon, sa mga salita mo lamang kami naniwala. At alam namin, Panginoon, na ang pananampalatayang meron kami ngayon ay galing sa iyo.
Tulungan mo nawa, Panginoon, ang mga anak mo na nanatili na sa tuwing umaga, Panginoon, ay nananabik na marinig ang iyong mga salita dahil ang nais namin, Panginoon, ay mapalalim pa ang aming pagkakilala sa iyo. Tulungan mo ko, Panginoon, na magkaroon kami ng kauhawan sa iyong mga salita. At hindi lamang ito, Panginoon, aming marinig, kundi magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Dakilang Diyos bilang mananampalataya, tulungan mo po kami na huwag malinsad, huwag kaming malis ng daan, kundi bagkos, Panginoon, manatili kami na tinatahak ang landasing itinuturo mo po sa amin. Palakasin mo kami sa oras ng aming kahinaan at nawa, Panginoon, ibigay mo po sa amin ang kalakasang nagmumula sa iyo upang magamit po namin ang aming buhay na ito sa iyo sa paglilingkod. Pinanghihinaan man kami, Panginoon, physically or spiritually, Panginoon. Pero ikaw ay naririyan. Alam ko na ikaw din ang siyang tutulong sa amin. Maaring maraming kaming takot, marami kaming agam-agam, pero salamat sapagkat hindi kami nananatili doon. Alam ko po, Panginoon, na nakikita mo ang lahat-lahat sa buhay namin. Kaya't patuloy ka, O Panginoong, kumilos sa aming buhay. Patuloy ka namin, Panginoong, saliksikin at nawa, Panginoon, magbunga ang aming pananampalataya. Hindi lamang, Panginoon, na kami ay maniwala, kundi pagkos, Panginoon, kami matutong kumayo at masunod, matupad ang layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.